Hello, subscribers and viewers. Ayan, ito na naman tayo. Ayan, ito ngayon yung sinasabi kong tao or human figure na ilalagay natin sa scale model or doon sa sample na ginagawa natin. Ng mga nakaraang videos, nilagay natin siya ng green or grass. Ayan, yung grass natin. And then, inilandscape natin siya. And then ngayon, after natin landscape, lalagyan naman natin siya ng human figure. Ayan. So, i-demo ko sa inyo kung paano kulayan ito. Ayan. So, white siya, di ba? Kulayan natin siya ng kulay brown or kulay ng skin ng tao. And then, kukulayan natin siya or dadamitan natin siya. And ipiprepare natin itong tao para pinturahan. So, una natin gagawin, kuha tayo ng kapirasong plastic. Ispray natin ito, activator, or yung pampatuyo sa super glue. Ayan yung super glue. Ayan, so, ispray natin ito. Ayan, so, na-spray na natin. Then, maglagay tayo ng super glue dito. Ayan, so, lagayan na yan. And then, lagyan natin yung kaunti, yung paa niya para dumikit doon sa plastic. Ayan. So, yan yung preparation para mapinturahan natin siya ng kulay skin ng tao. Ayan. So, andyan na. And then, gagawin natin yan doon sa mga susunod natin ididikit para pinturahan natin sa painting room ng kulay skin ng tao. And then, dadamitan natin siya, bibihisan, and ilalagay natin doon sa sample model natin na dinedemo ko sa inyo. So, yung video ko ngayon or yung content na ipapakita sa inyo ay kung paano maglagay ng human figure sa scale model or yung model miniature natin ginagawa. Dikit muna natin lahat and then pinturahan natin. Ito na guys yung ating human figure. Ayan. So white siya, white plastic. Manufactured na. So pipinturahan natin siya ng white. Ito yung white paint natin. Ayan. So, acrylic paint. Pipinturahan natin siya ng white. Lagyan natin ng white. And then, spray natin siya as a base. Base na yung white. Para mas maganda bago kulayan ng kulay brown o kakulay ng tao. Bago natin pinturahan o bihisan o damitan. So, let's go. Ayan, may pintura na siya. So, i-dryer natin. Ayan, tuyo na siya. And then, kukulayan natin siya ng kulay brown or kakulay ng tao bago natin siya bihisan. Ayan guys, nagtitimpla na tayo ng kulay brown or kulay ng skin ng tao. Ayan, ano lang yun? Black, yellow, red, and white. Ayan. So, mas konti lang yung red, yellow, and kunting-kunting black kung sa puti. So, ito na. Ayan. Kakulay na ba natin? Maitim ako. Ayan. So, ito na yung ikukulay natin. Lalagay na natin dito. Konti lang yung tinimpla ko kasi konti lang yung tao. Let's go! Ayan. So, hindi na naman yung lalagyan ng brown dito eh. Yung mukha lang, and then yung naka-short o naka-palda, yung hita lang. So, lahatin na natin para... Ayan guys,
kulay brown na siya. Ayan, nakita nyo? Ayan, kulay brown na siya. And then, i-dryer ulit natin. And then, ito, dryer ulit. And guys, prepare na tayo ng kulay. Prepare tayo ng kulay red, blue, black, yellow, and white. So, ititimpla-timplahin lang natin yon ng brush and thinner. Dahil acrylic thinner yung gagamitin ko sa pangkulay dito. So, timpla-timpla lang na parang watercolor and then ipukulay natin. Meron na tayong kulay. Ito, thinner. Paghugas natin sa brush. May white, blue, yellow, red, and black para dito sa ating human video. Ayan. Don't worry about green. Kasi in blue and yellow, magkakagawa tayo dyan ng green. Ayan. So, let's go! Kulayan na natin itong ating human figure para sa ating models. Ito na yung mga paint natin. Ayan, sorry, nagpatun ko sa styrofoam pero hindi dapat dyan kasi matutunaw siya ng finger. Alisin natin yan, ilalagay natin dito. Ayan, ito yung gagamitin natin. Dito tayo magtitimpla ng plexi to plexi. Dito tayo magtitimpla kasi konti lang naman itong kukulayan natin. Ayan, so para dito. Lalagyan natin siya ng tao or human figure. Ayan, so let's go. Magkulay na tayo. Prepare na natin. Ayan, ito yung gagamitin kong brush. Ayan, ang liit niya. So yan yung gagamitin natin brush sa pagkukulay sa ating human figure. So guys, sa pagkukulay nito, lagi nating ihuhuli yung buhok. Ayan, huling kulay yung buhok. So pwede kayo magkulay, either yung damit, damit muna, and then yung pang ibaba. So magkukulay na tayo ngayon. Ayan, gamit tayo nito sa pagtimpla ng kulay. So timpla na tayo. Ito pala guys, thinner. Ayan, sa paghuhugas natin, gamit natin sa paghuhugas ng ating brush. Ayan. And then gamit din tayo ng basahan sa sa ating brush para sa next paint. Ayan, nagkaka-form na siya, di ba? Ayan, kulang pa yan. Kukulayan pa natin yan. Ginamit nyo. Dapat lagi kayo may katabing thinner para madali kasi siyang tumuyo. So, lagi nyo nga mimix ng thinner. Ayan. So, lacquer thinner yung ginamit ko dito. Or lacquer paint. Ayan. And pwede rin kayong gumamit ng water-based paint para sa pagkukulay. Ayan. So, ako, ang ginagamit ko lacquer-based paint. Dumidikit kasi kaagad siya. Yun nga lang, madali siyang matuyo, kaya lagi niyo siyang babasahin ng thinner or haluan ng thinner. Kasi madali siyang matuyo. So, ito yung ginamit natin sa pagkukulay. Ayan na! Tcharam! Ito na yung ating human figure. Ayan. So guys, ayan, kita nyo.
tutuyuin lang natin siya. Guys, yung ating pininturahan human figure. Ayan. So, ayan na siya. Para siya doon sa ating dinidemo na part ng scale model for demonstration purposes. So, doon natin ilalagay itong human figure. Ayan guys, didikit na natin yung tapi muna natin ito. Human figure. So gagamit tayo ulit ng super glue sa pagdidikit ng human figure. Ayan. So lagay tayo dito ng super glue. So ayan. Ayan, pipili lang natin tayo dito ng ilan kasi maliit lang itong dinedemo natin. Ayan, may lalagyan natin ng buhay kapag nagdidikit tayo ng human figure sa ating scale model. Ayan, so tanggalin na natin lahat sa pagkakadikit. Ayan, gamitan natin ng cutter sa pagtatanggal. Ingat lang po. Ingat lang tayo sa paghawak ng cutter. Dapat may control. Ayan. So, lalagyan natin siya ng buhay. Ayan guys, tapos na tayo. And ito na yung ating ayan, scale model. Diba may buhay siya? So ayan, parang nag-uusap sila. Nag-uusap itong tatlo. And then ayun si Lolo. Naglalakad, may paparating doon. Ayan. So ay isa naman, ito naman naka tinitingnan niya yung water features or yung flowers. Ayan. So yan yung nagbibigay buhay sa ating scale model, sa model miniature natin na bahay, buildings or iba't iba pang model. Ayan, malls, ayan, sa office. So nakikita niyo. So yan yung idea kung paano mag-landscape, kung paano maglagay ng human figure sa model. Ayan. So guys, hanggang sa next video ulit natin para sa tutorial on how to make models. Ayan. Marami ko pang ibibigay na tips sa inyo kung paano gumawa ng models. Ayan, so ngayon ibigay ko na sa inyo yung tips about sa landscape and paglalagay ng human figure. And gagawa pa tayo ng ibang content regarding or about sa scale models or how to make a model miniature. Ayan, so guys,
Sana nagkaroon kayo ng idea o nakakuha kayo ng tips and ideas sa mga content ko or videos. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon.